Hello mga kachika, it's me, Georgie, at welcome to my channel. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang pagsagot na ni Morissette Amon sa nangyaring pag-walk out niya sa isang concert na inorganize ni Mr. Jobert Sukal dito, at talagang ang buong Pilipinas ay talagang nagulantang rin sa nangyaring ito. At ang may mga masasakit na salita ang nangyari sa mga social media account, at talagang mababasa mo talagang, kung ako rin si Morissette, talagang ay Diyos ko dahi, talagang mawiwindang ang lola nyo, talagang stress kong stress. At malamang itong si Morissette Amon ay talagang nai-stress to ngayon. At ang pag-uusapan natin ngayon, ang kanyang binigay na statement sa kanyang Instagram story. At ito po yon. At ito po ang mensahe ni Morissette Amon. Took some time to process things despite the schedule before me, but with much prayer and as I have never done this before, please let me start by saying sorry to Tito Jobert and KL Alo, who was celebrating his birthday concert at the Music Museum that night. What I've done was out of character, but I still do take full responsibility. I guess I was also triggered by the surprise interview minutes before performing regarding the issues between me and my family. These private matters is something I purposely did not want to openly share for fear that healing might not prosper between us. The moment got the best of me, and it wasn't fair to those who expected me to come out on stage as one of the concert's guests that evening. I also want to apologize to Sir Mario Dumawal, felt bad about the situation. Understand completely that he was only doing his job and values it as much as do I mine. At ito po ang kanyang pangalawang post sa kanyang Instagram story. Please pray for me as I journey towards healing. My families and the people around me, I'm overwhelmed too by those who reaches out to me with love and support, not just this past couple of days but earlier on this year during this particularly painful season of my life. I appreciate all of you. I also want to bring to light the concern of many towards my emotionally and spiritual well-being as best as I can. I strive to achieve a sense of balance and stability. I feel for all those who are going through the same thing, and just want to remind you, as I have been reminded, that we are not alone. As a Christmas is fast approaching, I'm also reminded by the coming of our Lord, and I'm grateful for His love, kindness, forgiveness, and guiding hand in my life. Wishing you all and your families a happy, blessed Christmas. At ayan nga po ang kanyang mensahe sa kanyang Instagram story. At talagang ang tao ay nakakagawa ng mga desisyon na talagang hindi mo rin talaga mga inaasahan. At itong nangyari kay Morissette Amon bilang baguhan na singer siya at artista, sana ay maging aral na ito, lalong-lalo na sa mga
mga baguhan o sa mga luma na mga artista na talagang ang camera ng ano ng social media at ang mga balita ngayon ay nakatutok sa inyong lahat. At talagang konting kibot lang ninyo ay talagang nasa ano na kayo, nasa Facebook, nasa Instagram, nasa Twitter, nasa YouTube, na talagang hindi na rin napipigilan ang paglaganap ng balita. Kaya sa'yo, Miss Morissette Amon, na sana eh, mag-heal ang lahat ng nangyari sa iyo at talagang maging aral na rin sa iyo na kailangan maging professional sa lahat ng gagawin at maging professional ka sa lahat ng taong pinangakuan mo ng iyong serbisyo. Dahil sa totoo lang eh, talagang masakit ito sa part ni Mr. Jobert Sukal dito, dahil talagang sila ay naglabas ng malaking pera dito. Yung mga nagbenta ng mga ticket eh, para mapanood lang ang isang Morissette sa isang concert, eh talagang masakit din ito at walang lumabas na Morissette sa concert. Kaya Miss Morissette, sana eh pagpatuloy mo lang kung ano ang iyong nilalakaran ngayon, at sana eh wag nang mangyari ito. Dahil kahit ako eh fan mo ako, idol na idol kita, at talagang nabigla din ako sa nangyari sa'yo. Talagang pinagdadasal ko na matatapos din yan lahat-lahat, dahil alam ko napakabait mong tao, napakabait mong bata, at huwag kang magpa-apekto kung ano ang nangyayari sa buhay mo ngayon. Dahil kung apektado ka at isinasama mo ito sa iyong trabaho, eh talagang walang mangyayari sa karir mo. At meron pa nga rin ako nabasa kahapon na talagang ito ay talagang masakit to pag nabasa to ni Morissette, na si kinumpara siya kay Chocolate, na si Chocolate daw ay napaka-professional at talagang tinapos ang concert kahit na malapit na daw itong, kahit daw masama daw ang pakiramdam. At ang sabi pa dun sa diaryo na buhay ka nga Morissette, pero ang karir mo naman ay patay na, sabing ganon. Hindi katulad ng kay Chocolate, na namatay si Chocolate ng may professional na ginawa, at talagang pinakita niya na siya ay isang professional na tao, na kahit sa huling buhay eh ginawa niya ang kanyang tungkulin. Talagang di ba, talagang maanghang ang dyaryo na ito na nabasa ko, talagang bonggang-bongga. Kaya mga kachika, ang inyo pong kachika eh hindi po mangyayari yung mga ganyan, tsareg. At alam ko naman hindi ako singer, totoo lang. At kung nagustuhan niyo po ang aking video ngayon, eh mag-subscribe na po kayo sa aking channel at hit the notification bell, at tayo po ay magsisikahan hanggang sa aking makakaya. Hanggang sa muli, paalam!